Po, magandang hapon sa inyo, Sister Helen Tolentino. Tama po. Ilan pong taong gulang kayo? 49. 49, napaka-present yan. So, naniniwala po kayo sa mga pinagpalang kwak-doktor ng Pilipinas? Oo naman. Ano ba ang ibig sabihin ng kwak-doktor? Parang mga... albularyo? Oo, gano'n. Eh, ang albularyo sa ibang bansa, meron respeto. Ang ibig po kasi sabihin na Sister Helen Tolentino ng Wak Doktor, gumagamit ka ng herbal medicine. Herbal, oo. Herbalario. Herbal medicine. Yun po yun. Naghiwalay po ang Western sa Asia. At saka ang third world yata yan, Africa. Europa. So, wala pong pag-usapan tayo kung tayo ay Wak Doktor. Kung tayo normal doktor, nalubasang doktor, ang mahalaga po sa iyo ay ano po? Gumaganda ang pakiramdam. Gumaganda ang pakiramdam sa panggagamot ng isang tao. Diwanagin ho natin kasi yung mga idol sa buong mundo, naka-televise ho tayo sa ating program, Lingkod Bayan. Basta't hindi ka po ngayon, nung kayo po nakapitan ng Yuz Guang Terbe, hindi na po kayo? Oh, hindi ako na hospital. Ano ibig sabihin po ninyo hindi kayo na hospital? Hindi ako na hospital, hindi kayo nung talagang gamot. Hindi katulad ng Western medicine na kapsula, ano pa yan, yung meron ka pang nebulizer sa kayang oxygen. Ay, kayo ay laging nasa hospital. Sino po bang doktor ninyo at lagi kayo na hospital? Iba-iba doon sa ano eh, diba? Sa hospital natin. Oh, doon sa ating Zapateros. Sino po yun? Sino po ba yun ang doktor ninyo? Maraming, ano lang, mga doktor din na ano, pero yung mga specialista na ano. Wala eh, mga doktor ng mga resident doctor. So, ang ancient medicine ho ba ng Judy ng Yuz Guang eh, talagang napaka... Parang kasi nung binigyan mo ako, parang hindi pa ako na-hospital ko naman. Parang binigyan po kayo. At saka po yung technique ng poisonic touch ng aming Yuz Guang therapy. Nako, idol, talagang isa lang talagang judo natin. Kahit ikaw ay nasa judo ng ating bansang Pilipinas, eh parehas lang po yun. Na pinapakilala ang mabuting balita ng Panginoon. Ano nga, hindi lang hospital. Talagang ano. Ano po bang binigay sa inyo ni Brother Jun na herbal? Ang nilalagay sa ilong. Ang nilalagay sa ilong? Ano tayo nga? Tapos yung kung pinisin sa inyong... Kachan. Kachan ba yun? Tikmura. Sa likod. Yun. Saka yung tikli natin. Wala nga, yung hospital. Malaki ang hospital. So, sa tingin mo ba ninyo ang Panginoon ng ating pananampalataya ay malaking vital rules para rin po tayo ay magkaroon ng ganitong himalang gamutan? Talagay ko sa Panginoon din. Kasi rin niya, nananalig ko sa Panginoon. Oo, oh, sanasabi ko nga sa ating mga idol eh, manalig ko sa Panginoon. Ibayin mo ng pananalig. Dahil kung wala ka rin pananalig, baka... Kung wala po tayo pananalig sa Panginoon, tatlo po yun eh. Love, hope, and peace. Plus scientific technique po ng judo. Kailangan po lagi may judo sa ano po, sa huli. Kasi po kung wala talang judo, hindi po natin matutuklasan yung kaibutan sa kahit Jesus Christ na panggagamot. So muli po, sister, muli po, kayo ba ay talagang natutuwa at nagpapasalamat? Hindi naman sira, ang lagging din ako, kahit pa ulit. Kayo ba ay talaga ay natutuwa at nagpapasalamat sa ating programa? Hospital, eh. Nagpapasalamat ako sa binigay mong gamot. At least hindi ako na hospital. Sana hindi na, no? Ayan po yung quality viral na tinatawag, anti-bodies. Yung po na yun talagang hindi minamanufactured ng buong mundo. Kasi kung yung mga gagawin nila yan, wala nang BIPAT. Wala nang Western medicine. Kasi yan ang pinakamagaling na technique eh. Saka yung pangalawa po, itong ating judo. Na kahit po ikaw ay heart attack, hindi pa kami natatakot. Yan po ang power ng Panginoon. So, magpasalamat na po kayo sa aming lingkod bayan ni Brother Tony Falcon ng CBS DWAD 10 Network. Salamat po at ano, kay Brother Jun. O Kaira. Dahil sa gamot niya, hindi na ako na hospital. So, ito po ba'y talagang nakakapagbigay solusyon sa ating mga
malulubang sakit at talagang dapat natin pong paniwalaan sa ating buhay. Oo naman, kasi malubwa naman yung sakit ko. Ano ba sakit ninyo? Ano, COPD nga na yung stage 5. Stage 5? Yan, mga idol. Makinig po tayo sa aming programa. Pagkat kami po ay walang inuurungan sa pagdating po sa serbisyo publiko. At nais po namin na maging kabahagi kayo. Pagkat kami ay isa po sa tagahangan ninyo. Ito pa rin po si Brother Jun Ugaire. Nagbabalita para sa CBS DWA 1898 kHz News AM. Saludo ako sa iyo, Brother Tony Pangkol. Thank you, Master Rokon. Bye-bye.